Sa unang termino ni Governor Reynaldo Tamayo Jr., o mas kilala sa bansag na June, kanyang pinagtuunan ng pansin ang iba pang pagkakakitaan ng lalawigan ng South Cotabato. Isa nga rito ang sektor ng pagsasaka at agrikultura. Upang mas mapabilis ang pagdadala ng mga produkto at hilaw na mga materyales, nagpatayo ang lokal na pamahalaan ng mga farm-to-market roads. Bagamat namamatahan ng ilan ang mayamang deposito ng yamang mineral sa kanilang probinsya, nililinang pa rin nila ang iba pang sektor ng agrikultura. Isa sa mga kumpanyang nais pumasok sa large-scale mining sa South Cotabato ay ang Sagittarius Mines Incorporated. Ayon sa kanila, maayos naman nilang gagawin ang pagmimina at magiging malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng South Cotabato. Ngunit para sa mga mamamayan dito, patuloy nilang ilalaban ang pagpapaigting ng open pit mining ban sa lalawigan. Liban naman sa paghuhubog ng agrikultura at pag-aalaga ng kalikasan, ibinida rin ni Governor Tamayo ang pangunahing sandata nila sa paglaban ng kahirapan. Ito ay ang pagbibigay ng libreng edukasyon sa kabataan ng South Cotabato. Ang mga kabataan dito, malimit nang nasa labas ng eskwelahan dahil suportado ng lokal na pamahalaan ang kanilang matrikula, pamasahe at maging mga gamit sa pag-aaral. Bagamat may mga plano ang pamahalaan ng South Cotabato upang patuloy na mapaunlad ang kanilang nasasakupan, mayroon pa rin silang malaking problema na labas sa kanilang kakayahan. Maaaring makonsidera na napakalaking suliranin. Ito ang insurensiya na parang baha na lumalamon, nagwawasak at lumaragasa sa mga alituntunin at proyekto ng gobyerno. Ngunit bunga ng patuloy na pagkakapitbisik ng pamahalang lokal, militar at syempre ng mga mamamayan, patuloy na silang nagtatanim ng magagandang gawain upang mapigilan ang pagbaha ng suporta sa mga kaliwang grupo. Governor, there of the 80,000 signatures, maabot ng mga 30,000 plus yung galing dito na pumirma, voters of South Cotabato. And to think, this is being led by the Catholic Church, mga taga-simbahan, the civil society groups. Are you not worried that this may affect your re-election bid? Sa tingin ko hindi. Pero baka sa mga membro ng sanggunian, oo. Kasi hindi naman ako ano eh, hindi naman ako yung nasa ordinance ngayon nagre-review eh. Nasa committee ng sanggunian. But you are the approving authority of the hindi ordinance. Naman. Kasi mangyari diyan, pag supermajority sila eh, papasok sa executive, okay. May option ako to veto, pero enough ba yung votes ko doon? Are you going to veto? Hindi pa natin alam kung ano yung magiging desisyon ng sanggunian. It's too early. If in case for lifting sila, are you going to veto it? I will decide kung andito niyan sa table ko. Kasi sa ngayon, napakahirap mapalabas. Well, what are you trying to look at? What are you trying to find out? Simple lang po. Sinabi ko nga kanina, napakahirap magpalabas ng statement na makapikto sa desisyon na meron ng sanggunian. Yun ang pinaka-iniingat-ingatan ko ngayon. Kung kaya tihintayin ko kung ano yung magiging desisyon nila, titignan ko, ito yung naging desisyon nila, tama ba ito o hindi? Sa panahon na yan, magdi-decide ako kung ano mga kabuti sa probinsya ng South. 26 years ago, I was here. I was the first journalist who covered the explosion of Lake Maughan. There were hundreds that were killed. And it was said that isa sa dahilan noon ay nag-discover para minahin ang Lake Maughan. And up to now, ang daming mga exploration. Napakayaman ng lalawigan ninyo. What's the policy that you would like that the provincial government to implement dito sa mga exploration, dito sa mga pag-develop at pagtuklas pa na kung ano ang kailangan pa nilang makuha para sa lalawigan ninyo? Ang lalawigan naman talagang full tayo ng mga natural resources, no? Napakaraming natural resources na dito. Andito yung coal, andito yung copper and gold, may gas, may oil, lahat na yan. As long na hindi nakaka-apekto sa environment natin, wala akong problema doon. Pero ulitin ko, hindi lang kami dependent
sa mga natural resources na dito. Very rich yung soil namin para sa isang agricultural sector na kung saan alam namin na kaya namin paasinsuhin ang probinsya namin sa pamamagitan na yun. At alam ko pag naibigay na namin ang tamang mga government, may tayo lang namin ang tamang mga government-owned corporation na probinsya para masiguro lang namin na makakapture namin na dapat makakapture. Mayangat namin yung buhay ng mga magsasaka namin. Mapalaki lang namin ang volume ng pera na iikot dito. Wala kami magiging problema dyan. Nandito yung pinyahan. Nandito yung asyenda ng banana. Napakaraming tanim. Kayo'y number one supplier ng palay, I guess, sa buong bansa. Saan nakasentro ang inyo pong mga programa? Because I believe that meron kayong inallocate na 257 million for infrastructure projects for this year and next year. Tell us what's to be expected from the provincial government on this aspect. Ang probinsya ng South Cotabato sinimula namin sa isang long-term vision and short-term vision. Sa long-term vision, andito yung ginawa namin na siniguro namin na mula elementarya, high school hanggang kuleyo ay talagang libre ang mag-aaral dito. Ibig sabihin, walang PTA fees, walang other miscellaneous fees sa mga public schools. Padating sakali, even private school na nilibre namin sa lahat ng mga hindi nakakakuha ng mga scholarship grant from national government, libre lahat ng yan. Yung mga short term natin, yung mga hospitalization dito, operation, cesarean, and everything, libre dito sa probinsya. Hanggang pagdating sa mga bahay ng mga pasyente, yun yung mga short term namin. Long term yung sa education, pero ang ginagawa namin ngayon, merong mid na kung saan talagang ang gagawin namin dito ay magkakaroon ng tatlong klaseng economic zone, the agro-industrial economic zone, the Philippine economic zone, and the IT economic zone. Para papasukin kami ng mga locators dito dahil andito naman yung mga raw materials, papasok ng mga locators, handa na yung mga manpower namin dahil pinaaral namin yung aming mga estudyante. So anong meron kami? Andito yung raw products nila. Andito yung raw products na kung saan talaga magagamit nila para maiangat yung kanilang mga korporasyon. Ngayon, yung pagtayo ng mga economic zone, yan lahat ay under sa provincial government na plano. At the same time, maliban dyan, merong mga government-owned corporation na magiging independent yung mga locators doon para aangat naman yung government-owned corporations natin. Sa pamamagitan na yan, it will generate employment, it will increase the circulation of money here in our province. At the same time, talagang aangat ang lahat ng mga mamamayan dito sa probinsya ng South Cotabato. Okay, so that's your development plan. Yung mga infrastructure naman, nasabi mo, lahat ng infrastruktura ay nakatuon doon sa kung saan pwede, saan papunta yung mga, saan manggagaling yung mga raw products natin, especially yung mga farm-to-market roads natin, papunta doon sa mga food terminal, at from food terminal papunta doon sa center food terminal, o tatawagin nga natin regional integrated food terminal dahil papasok yung ibang probinsya dito para doon sa regional integrated food terminal. Yung regional integrated food terminal, ang labas doon parang isang agro-industrial economic zone na kung saan may mga locators. Pag mangyari lahat na yon, natitiyak ko na talagang asenso ang probinsya ng South Cotabato. Okay, sa pag-asenso yan ng South Cotabato. Now, part of that 257 million plus na budget ninyo for infra, ito yung farm-to-market roads. Of course, para to sa mga magsasakang makinabang sa daan para to transfer their goods. And of course, maybe, isa siguro ito sa strategy ninyo para matugunan ang problema sa insurensiya. Sabi nga, sa katapusan ng isang daan, nagsisimula ang problema sa insurensiya. Lately, merong isang CAFGU na walang awang pinatay ng NPA. At maraming mga tao ang nagkalit because this is an unarmed CAFGU member na pinatay ng New People's Army. Do you condemn this? What's your reaction to this? And vis-a-vis doon sa ginagawa mo mga daan, how do you contain and support the military's action na kailangan tugisin at
tapusin na ang insurensiya sa inyong lugar? Una, yung 250 million na infrastructure project that was in our supplemental budget number one. We spent more than 1 billion to 1.3 billion infrastructure projects every year for more than 2 years already. Okay. Then, gusto ko lang ipaalam na nung umupo ako ng gobernador sa probinsya ng South Cotabato, tayo yung pinakamaraming sumuko ng mga NPA. More than 200 surrendering. Pinasuko nyo? Pinasuko natin. Ikaw mismo na negotiate? Oo naman. How did you do that? Simple lang. Sa libreng edukasyon, sa libreng hospitalisasyon, sa inahatid yung pasyente sa bundok, kinukuha yung pasyente sa bundok, binibigay natin yung mga farm inputs ng tama, yung tractor services libre, lahat ng mga machineries, kailangan nila, papadala namin ng machineries. So sila ang kusang sumurrender sa'yo? Kusang sumuko, tumawag, pwede punta mo kami dito, mag-usap tayo, kinausap natin, pinasuko natin. Mm-hmm. So this is your first term? Yeah, so, this is my first term. Sa tatlong taon, ilan ang napasuko ninyo? Sa loob ng more than 1 year, almost 2 years, nasa 200, more 200. Than 200. But of course, naka-agapay ang militar sa inyo. Go. Siyempre. Ang kagandahan kasi, andun yung convergence natin, ano? Andun yung national government agency. Kasi di kung, pag sumuko sila, ano meron? Mga kamag-anak nila, pinaparal natin ng libre. Binibigyan natin ng pangkabuhayan galing sa national government at sa local government. Binibigay natin yung what is due para sa kanila. So pinatunayan mo na ang good governance ay isa sa mga dahilan para susuko sila? Oo naman. Ang isa ko bakit andun sila sa taas, marahil ay dahil sa dismayado sila sa sistema ng gobyerno meron tayo. Pinakita naman ng ating Pangulo ang magandang panggobyerno na meron siya. Sinabayan ito ng local government at talagang napakita natin sa you kanila. You believe that with these surrenders of the New People's Army, mahina na ang problema sa insurensiya? Ang area natin ng LCAC, isa na lang eh. Uh-huh. At doon na rin maraming sumuko eh. Ibig sabihin, halos cleared na yung but area. But why is it, Gov, that despite the pronouncements of government officials, including you, na mahina na, why is the military still intensifying their operations against the New People's Army? Sa probinsya ng South Cotabato, hindi ako maniwala dyan. Okay. Dahil sa probinsya ng South Cotabato, halos lahat yung dito nagkakaisa na dahil sa tamang sistema na panggobyerno meron kami. At maraming trabaho. Meron na sumuko na ngayon, nagtatrabaho na sa mga korporasyon. Nagtatrabaho na sa Dual Philippines, kita nila yung pagbabago. Kita na, ito pala yung pera, ito pala yung dapat, ito pala sana na meron kami noon pa. We salute you for these accomplishments, Governor Tamayo. Meron ang iba na talagang bumaba dahil bago sila bumaba, yung mga anak nila napatapos ko na ng kolehiyo. Magandang gabi, Pilipinas!